Go ahead, Obsen, UNTV. Maybe for info, not a vehicle access, and as my will confirm, one patient on site, single motor versus rush, nga sakyanan. Kopya, kopya, sir. On the way, me, sir. On the way, me, sir. Mabilis na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa Kilometer 3 Ban Highway matapos makuha ang impormasyon mula sa Butuan Operations Center. Naabutan ng Rescue Team ang dalawang sakay ng motorsiklo na nasa pedestrian lane na nakaupo at nakahiga. Siya ma'am. Kolisyon ba? Saka yung nirespondihan niya, sabagang kanama. Ayon sa nakakita sa pangyayari, bigla ang pagpreno ng motorsiklo ang dahilan kung bakit nabangga ito ng isang SUV. Makikita ang sobrang pagkasira ng motorsiklo dahil nakalagkad pa ito ng ilang metro mula sa pinagbagsakan ng dalawang sakay nito. Kuan mo to ma'am, kaning naguna ang Foodpanda na motor, tapos nagsunod sila. Ang Foodpanda niliko man pa doon sa BCDO, tapos ni kalit po doon hunong ang katong nadasmagan na motor. Hapit po sila nakadasmag atong Foodpanda, piniliko man ang Foodpanda sa BCDO. Igo doon ang Foodpanda na kaabot dito sa Daplin, mo po'y pag-abot sa Kutsi. Dasmagan doon ang katong kuan. Na, nabilin sila, ang motor may nadagat niya kay ang sakyanan, niabot pa man dyan ang sakyanan paghunong, padapos ni padapin na ng sakyanan, pero ang motor nadagit sila dito, nabilin. Nakilala ang dalawang sugatan na sina Alexian Longos, 51 years old, driver ng motorsiklo, at Zyklen Bird Longos, 21 years old, ang kas nito. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at pananakit sa kaliwang tagiliran si Alexian. Minor abrasion naman sa ulo at pananakit sa kanyang binti ang natamo ni Zyke na parehong binigyan ng paunang lunas ng UNTV Rescue. Matapos ang paunang lunas at masuri ang kanilang vital signs, ay dinala sila sa Butuan Medical Center. Samantala, wala naman natamong pinsala sa katawan ng sakay ng Toyota Rush maliban na lamang sa damage ng kanilang sasakyan bunsod ng banggaan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.